Sakit-sakit kasi talaga eh. Ining nito, parang kayo ka. Ayoko. Kahit patay na ang nanay ko, hindi ko susuway ng mga pangaral niya sa akin. Boyfriend ko na, nilalandi mo pa. Hindi mo ako boyfriend ah. I'm sorry, baka nabigyan kita ng wrong signals. I don't see you in that way, Carla. Ana, I already talked to Carla. Hindi ka na niya aawayin kasi wala naman talagang rason eh. Mas makakabuti siguro kung mag-iwasan na lang tayo. Si Nina, bumigay na rin. Kahit kay Lola ayaw niyang sabihin yung rason. Alam mo ba ako na yung isa pagkakaibang nangyari? Si Tito Abel, yung pinubog kanina sa labas. Yung tatay-tatayan ni Nina. Uncle, sa tingin ko kasi, sinubukan mo lesa yung nilukas ni Nina. Huh? Oh my God! Call Attorney Contreras. Nang magbayad ang lukas na yan. Please, Sir Nan. Bago tayo gumalaw, we need Nina's position on this. Kausapin muna natin siya. Carmela, hindi pwedeng wala tayong gawin. Menor de edad si Nina. I know that, pero hindi niyo ba naisip how hard this is going to be for her? Pag natuloy ito sa kote, even the police will need her testimony. Masasaktan si Nina na ikwento kung ano ba nang nangyari sa kanya. Masakit na sa kanya yung nangyari. Kailangan kausapin muna natin siya. She needs to be prepared for whatever might happen. Kulong si Lucas, paano makabalik siya sa Amerika? Abel, sino na muna ang kailangan isipin natin, okay? Ayoko nang dagdagan pa ang pain niya. Lucas tried to force himself on her once at na-traumatize yung bata. Ayoko pati tayo pipilitin natin siya. Ayokong maging katulad tayo ni Lucas kung kailan lumalapit ang loob ng bata sa atin. Ayokong mawala yun. Don't you see? I was able to talk to my good friend. Head siya ng isang center for abused women. Ang sabi niya, most abused women, nahihiya silang magsalita, maski yung mga naharas. Kasi in the end, sila ang nasisisi sa nangyari. So they choose to shut up and just forget about what happened to them. Although I know, I realize, Nina has to really talk. Kailangan mailabas niya ito at hindi siya dapat mahiya. Kailangan mailabas niya ang katotohanan eventually. But for now, she needs our help emotionally. Kailangan suportahan muna natin siya. Ngayon, kailangan natin siyang ipakonsult sa psychiatrist para madali siya makarecover sa trauma ito. Ma. Hi. Late ka na naman. What do you mean, Carla? I'm always home on time. Ma, it's not what I meant. Ibig ko sabihin, late ka na naman sa mga nangyayari. Carla, if it's about the anak ka, Nina's, I don't have the time.
I don't care. Ma, it's not about them. It's Daddy. Alam mo ba nakapagsuntukan si Daddy dito kanina? What? Kanino? I don't know. Kahit si Lolo, hindi niya rin alam eh. Basta, he just attacked this man. Lucas? Yun ata yung daddy ni Nina. I tried asking him why, pero ayaw naman magsalita eh. Ano ba nangyayari? Why is he acting like crazy? Don't worry, Carla. I'll talk to your dad. Sa lalong madaling panahon, patatawagan ko yung kaibigan ko na expert sa gantong kaso. Kailangan ni Nina ng psychiatrist. No. Hindi ko kailangan ng psychiatrist. Hindi ako baliw. Nina, Iha, kailangan meron kang makausap na professional kasi hindi biro yung pinagdaanan mo eh. Lola, hindi ko kailangan yun. Please, don't be like Mommy. Lagi niyang pinipilit yan. Pero Nina... Lolo, hindi ako na-rape. Natutulog ako, tapos pumasok si Daddy sa kwarto ko. Hinawakan niya yung legs ko, pero nagising po ako, kaya napigilan ko. Yun yung nangyari. Nina, you were really traumatized by what happened to you, pero hindi mo lang napapansin. Nina, tama si Auntie. Siguro yun yung reason kung bakit aloof tsaka cold ka sa ibang tao. That's why siguro distant ka sa mga lalaki. No. Cold and aloof ako kasi yun yung kinilala kong parents. Cold and aloof. Lagi silang wala eh. Lola, okay lang ako. Promise. Nina. Lolo, hindi po ako magpapatingin sa psychiatrist. Hindi ako scarred and I'm really not affected at all about sa nangyari. Hindi rin ako in denial. Napaka-strong talaga ng karakter ng batang yun. Unlike Karen and Anna. Kaya siguro ayaw niya makapag-usap sa psychiatrist dahil kaya niyang dali ng problema na mag-isa. Oh, pero, Uncle, Nina's very young. The topic's very sensitive. Kailangan niya kumonsulta sa psychiatrist. But how, Abel? Nakita mo na how strong the girl is. Paano natin siya mapipilit? Auntie, siguro ngayon, okay siya, oo. Pero kasi bata pa siya eh. Pero paano pag tumanda na siya, eventually magmamanifest yung ginawa sa kanya ni Lucas? Kung ayaw niya, wala tayong magagawa. Masakit man sa loob ko. Sa ngayon, mas gusto kong pasayahin ang apo ko. Ayoko siyang saktan by forcing her to do something na ayaw niya. You're right, Sir Nan. Ang kailangan lang ngayon eh, protektahan natin si Nina, lalo na kay Lucas. Di ba, Abel, sabi mo, gusto mong kunin ni Lucas si Nina? Ah, yan ang hindi ko papayagan. Nina will stay here. At hinding-hindi siya pwedeng lapitan ng Lucas na yan. That's why we need to protect Nina first para hindi na maulit-uli ang nangyari sa kanya. Tama si Carmela, Abel. Pero sa totoo lang, natutuwa ako na ganyan ang concern mo kay Nina. Kung ipaglaban mo siya, parang anak mo siya. Uncle, Auntie, naawala ko doon sa bata. Nina? Nina, kami to ni Karen. Nina? Nina, mag-usap tayo. Anong problema? Nina, Karen, bukas na lang ha. Napagod kasi ako eh. Ha? Nina. Teka, kausapin mo kami! Thank you.
to sa tatay ni Nina? Ruth, huwag mo nang alamin. It's not important. Paano hindi importante? Si Nina ang pinag-uusapan natin dito. And may I remind you, hindi pa ako convinced sa alibi mo. Please, I'm tired. Sige na. Hindi pa tayo tapos, sabi. At hindi tayo matatapos hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo. Ruth, ano bang gusto mong sabihin ko sa'yo? Kung bakit concern na concern ka sa Nina na yon. Pati si Carla napapansin na yung pagiging malapit mo sa kanya. Sabihin mo nga, Abel. Ano mo ba talaga si Nina? Ruth, kung ano man yung iniisip mo, mali yun. Mali? Really? Paano mo mapapatunayan na mali yung iniisip ko? Sige na. Tama na, please. Magpakalalaki ka naman. Aminin mo na ang totoo. Dahil kung hindi ka magsasalita, kung hindi mo anak si Nina, ano mo siya? Mistress? A young mistress? At ang dumi mong mag-isip? Ha? Ang tinig ay kaya ko. Oh my God! Sasaktan mo ko dahil lang sa batang yun? How dare you! I'm sorry, please. Huwag mo kasi ako i-provoke. Mapapatawad lang kita kung sasabihin mo ng totoo. So start explaining now! Sige, never mind. Sa guest room na lang ako matutulog. Gising pa kayo dalawa? Eh, hindi po kasi kami makatulog eh. Ayaw kaming kausapin ni Nina. Lola, ano po ba nangyari? Bakit po ba umiiyak si Nina? Bakit po ba nag-away si Tito Abel at ng tatay niya? Alam niyo, anak Karen, medyo mabigat ang pinagdadaanan ni Nina ngayon. Kaya, kung maaari sana, huwag niyo muna siyang kukulitin tungkol dito, ha? Eh, Lola, gusto naman po namin siyang tulungan eh. Pero paano naman namin gagawin yun kung hindi naman namin alam kung anong problema? Alam nyo, minsan, ang tunay na kaibigan, kailangan yung presence lang nila. Kahit hindi magsalita. Ngayon, kailangan tayong tunay na, lalo na kayong dalawa. Tuloy ako napaisip sa nangyari. Kasi pati si Lola ayaw na magsalita. Ako nga rin eh. Akala ko ako lang yung madrama. Pati pala si Nina. Kaya ako umuwi kanina. Dahil gusto kong umiyak ng umiyak ulit. Pero bigla ko siyang naisip. Parehas kaming nawala ng ina. Kaya gusto ko siyang puntahan. Sa kanya ko gustong umiyak kanina. Karen, alam kong pareho kaming nasasaktan. Pero nung nakita ko siyang umiiyak, grabe, Ana. Parang mas mabigat yung dinadala niya kaysa sa akin. At nalungkot ka kasi wala kang magawa. Mismo, biro mo, magkakaibigan tayo, di ba? Pero hindi siya makapaglabas ng sama ng loob niya sa atin. Ana, sa tingin mo ba kaibigan pa rin ng tuloy niya sa atin? Oo naman, Karen. Kaibigan ko kayo ni Ana. Kayong dalawa lang yung totoo kong kaibigan. Kaya sana huwag niyong isipin na ayoko mag-share sa inyong dalawa. Wala lang naman yun eh. Pumunta si Daddy kanina, tapos nagkasagutan lang kami. Nag-away kayo? Oo. Pero wala yun. Normal na away lang naman yun eh. Tsaka ganun talaga si Daddy minsan. Parang
Hindi niya ako naiintindihan. But I'm okay now. Sigurado ka? Oo naman, no. Tsaka lalo pa ngayon, no. Na-discover ko na sobrang concerned yung palang dalawa sa akin. Thank you kasi magkakaibigan tayo. Kahit na ilang tingig ay kaya kong tapa. Adele, what's that? Ruth, kung ano man yung iniisip mo, mali yun. Kung hindi mo anak si Nina, ano mo siya? A young mistress? Ang dumi mo mag-isip? Ha? Malalaman ko na rin ang tinatago mo, Abel. Meron talagang hindi sinasabi ang si Nina. Ramdam ko. Hayaan mo na, Karen. Alam mo, ang sabi sa akin ni Inay, lahat daw ng tao may sikreto at may dahilan kung bakit hindi nila sinasabi yun. Kaya tama si Lola Carmela. Huwag na nating ungkatin yung sikreto ni Nina. May ganun pala talagang tao, no? Kayang itago yung mga nararamdaman nila. Hindi kasi ako pinalaking ganun, eh. Ang sabi ni Inay, Karen, sabi niya mas mamagimkim. Kasi papangit ka. Madali kang tatanda. Kaya kahit kailan, hindi ko natutunang itago yung mga nararamdaman ko. Alam mo, Karen, hanga talaga ako sa inyong dalawa ni Nina. Kasi ang lakas-lakas ng loob niyo. Kaysa naman ako, na palagi na lang umiiyak. Kaya pag pinanghihinaan ako ng loob, iniisip ko na lang, hindi lang naman ako yung nalulungkot. Tayong tatlo. Nasasaktan ako sa mga nangyayari sa nanay natin. Siguro ngayon ang dahilan kung bakit umiyak si Nina. Baka na-miss niyo yung nanay niya. Parang tayo. Na ilang tingig ay kaya ko na pa.
room ka matutulog. Did you do this? No. Yes. Dahil may tinatago ang magaling kong asawa. You are really impossible. Kung nakakalimutan mo, Abel, I am good with riddles. Kaya yung sikreto mo, paikot-ikutin mo man, masosolve ko rin. Sana kayo na lang yung naging daddy ko. Sige po, alis na po ako. Imagine that emo girl na ayaw magpahawak. Hinilikay sa pisngi ang asawa. Naglalaro lang naman sa isipan ko na kabit mo si Mina. Might as well malaman niyo na rin yung totoo. Si daddy, he tried to molest me. Ha? Gusto mo magkating classes tayo? Kaya alam mo kung na pwede natin puntahan. Sigurado mo nai-enjoy ka. Game? Gimmick? Clubbing? Sigurado naman hindi ako papayagan. Si Abela, no, is very protective of Nina. Parang yung araw kay Maggie. Di ba may gusto si Abel kay Maggie dati? Pero meron na siyang Ruth noon. Ito bang hinahanap mo, my dear husband? Ang DNA test results. Anak mo ba si Nina? Did you sleep with Maggie?